Hey, what is up guys? Today, mag-unbox na naman tayo ng another Lady Edge Wedding Edition by Bun Preston. Okay? Today it's gonna be Boa Hancock. Sino nga ba ang hindi nakakilala kay Boa, guys? Kayo ba? Kilala niyo ba si Boa? Ako, kung tatanungin niyo ko guys, malamang kilala ko siya. Kasi siya lang naman ang pinakamagandang babae sa palabas. Okay, sa series ng One Piece. Okay? Pero kung pag mamasdan nating mabuti guys, na napakaraming magagandang dilag sa One Piece, okay? Sa Straw Hat crew nandiyan sina Nami, sina Robby. Okay, nandiyan sina Pudding Chan, right? Shirahoshi. Si Vivi maganda rin naman eh, di ba? Sina Komurasaki, di ba? Nung makita ni Sanji yan, halos mabaliw-baliw na naman si Sanji. Dugo na naman yung ilong, you know? Walang pagbabago. Anyway, si Boa nga pala ang isa sa mga warlords, okay? But before siya naging warlord, may story yan kung bakit siya naging ganyang kalakas. Kasi yung past niya talaga medyo masalimuot eh, no? And ito yung nagtulak sa kanya para kamuhian yung mga lalaki. Kaya dun sa island nila or sa kingdom nila, puro babae lang talaga. Kasi may pangit siyang karanasan nung mga bata pa sila. Ginawa silang slave and nakita nila yung mga kawalang yan ng mga ginagawa ng mga lalaki. Okay, meron siyang marking sa likod na tanda ng pagiging alipin. Okay? So yun yung malaking sikreto ni Boa. Kaya laging nakatakip yung sa back part niya, no. Pero pero nag-iba lahat ng yon, guys. Nung makilala niya si Luffy. Alright? Si Luffy kasi sobrang pusong mamon yan, you know? Lahat ng bagay kaya niyang baguhin. Alright? Nagkakaroon ng simpatya yung mga tao sa kanya dahil meron siyang may kakaiba siyang appeal and charisma sa mga tao. Pero to si Boa, hindi yun ang nakita niya. Nakita niya yung mabuting puso ni Luffy. Alright, so yun ang nagpatunay na hindi lahat ng lalaki pare-parehas. And hindi lang kailangan panlabas na anyo yung tignan mo sa tao, no? Kailangan tignan mo din yung personality niya, yung attitude niya, para may hugot tayo din. So napakaganda ng story nila ni Luffy nung nasa ano pa siya, nandun sa Kuja Kingdom pa siya, no? And ayun nga, yung part na nagkasakit pa siya tapos tinawag na love sickness nung elder nila dun sa kingdom. Sobrang nakakakilig talaga yun. Kasi first time talaga umibig si Boa. Hopefully, sila na magkatuluyan ni Luffy, no? And ma-realize ni Luffy kung gaano ka worth it si Boa na pakasalan. And anyway guys, sa part na to, kung makikita nyo guys, isa ito sa pinakamagandang figure na nakita ko sa buong buhay ko guys. To be honest with you, sobrang na-stun ako guys. Speechless ako nung binuksan ko siya. And sobrang, kung huge fan kayo ng One Piece guys, hindi nyo pwedeng kaligtaan itong edition na to ng Bun Presto, yung Lady Edge Wedding. Sobrang pulido yung pagkakakraft, yung mga details from head to toe guys, wala kayong masasabi. Kahit medyo pricey siya, worth it naman bilhin guys eh, kung ganyan namang kaganda yung magiging figure na makikita nyo, diba? Sobrang hindi ka natalo guys. Okay, so ayun nga guys, balik tayo sa kwento. Ay, bitin na pala yung time guys. Kung sang-ayon kayo sa sinabi ko, mag-iwan na lang kayo ng comment, okay? And kung gusto niyo magkatuluyan talaga si Luffy at Boa,
i-drop nyo yung mga comment nyo about dun sa sinabi ko. Alright, thank you so much guys ulit sa mga nanood. Kita-kita tayo next time. And it's going to be Nami. That's going to be our last episode para sa ating unboxing ng Lady H Wedding. Okay? Thank you so much guys. And don't forget to hit the thumbs up and the like and subscribe button guys. Okay? Till next time, I will see you soon. Okay? Thank you so much and have a good one. Take care. Bye for now.